sinugod na po natin yung ano, malakas na ulan. So meron po tayo ng ano, payong. Yan po mga kalingap, ang sama ng panahon, pero hindi po ito hadlang. Para lang may hatid ang mga pangangailangan ng mga senior citizen. Lalo na po ang kanilang pagkain. Yung pananghalian ni Tatay Donato po natin. Bigyan lang po ako ng kunting reaction dito sa vlog ni ng isa nating official Kalinga partner si Sam Ashley. Ayun nga, hindi naging hadlang sa kanya ang sama ng panahon para lang maihatid ang pagkain ng mga senior citizen. Isa rin siyang charity vlogger na kung saan eh, nasa diet siya ngayon nakabase para tumulong sa programa ni Kuya Van Santos Matubang. Na isa nga dito, isa na nga dito yung paghahatid niya ng mga pagkain dun sa mga senior citizen. Suportahan po natin ang kanyang channel. Sam Ashley po. Ayan, gandang araw po sa ating lahat mga kalingap. Ito po si Sam Ashley. Isa pong charity vlogger, napaka matulungin, mabait. At walang sawang umiikot po kung saan-saang lugar para po magdalang tulong sa ating kababayan. Mabuhay po kayo, paki-subscribe po. Ha? Ito po mga kalingap, Sam Ashley. At siyempre po, huwag tayo magsawang suportahan si Kuya Van Santos Matubang. Konti na lang po, 1 million na siya. Maraming salamat po. Support po natin Kalinga Prab at Ate Edna. Nang sa ganun po ay mas marami pang maabot ang kanilang tulong. At kung ngayon ka lang po nakarating sa channel ko, maraming salamat. Muli po, nakikiusap si Rimars Vlog. Baka po hindi pa kayo nakapag-subscribe, pindutin muna po yung bell para lagi po tayong updated sa mga video na ating i-upload. Ito po ang inyong lingkod, Rimars Vlog. Shout out po sa ating lahat, ha? Rimars Vlog, supporters natin at defenders. Thank you po ha, Rimars Vlogs. Kasi pupunta po kami ng Lamay kay ano, Lola Damiana, baka mahuli po kami. Ayun mga kalingap, tara, samahan po ninyo ako para ihatid po natin yung ano, yung mga regalo kay Tatay Donato. Ito mga kalingap po. Nakita natin may puno ng kawayan. Sa kawayan po, ano po, marami pong pwedeng gawin sa kawayan. Pwede pong gawing salaset, pwede pong gawing dingding sa bahay. Katulad ng ginagawa ng ni Ruel of Malalag, yung mga dingding dun sa kanyang pabahay sa Davao, sa Malalag. Ang iba po dun ay kawayan na nilala ang tawag dun. Marami po tayong pwedeng gawin sa kawayan. Mapapansin po natin, malalim na yung tubig. Medyo delikado na po pagka ikaw po ay naglalakad dun, hindi mo mapansin na mayroon ng lubak o di kayo may malalim na parte. Maaring malaglag ka. Kaya ito po yung mga pagsubok sa mga charity vlogger na kahit anong hirap, kailangan mong ihatid kung ano yung dapat mong ihatid dun sa mga nangangailangan, lalo na yung mga senior citizen. Kaya laban lang, mga charity vlogger, kaya natin yan. Sugodin na natin kasi alanganin na po yung oras. Nabanggit po ni Tamasli yung oras. Napakahalaga po ng oras natin. Sabi nga nila, time is gold. Huwag po nating hayaan na abutin tayo ng takip silim na wala tayong nagawang mabuti sa ating kapwa. Gawin po natin ang lahat upang maging makabuluhan ang ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw. Napakalawak po ng lugar. Ay, talagang napagandang taniman ng palay, patag na patag. Pagdating po sa pagtatime ng palay, medyo napakahirap din po. Una po, mag-aaralo muna. Pagkatapos, magtatanim. At mag-aantay ata ng 3 months to 4 months bago ma-harvest. Pagkatapos ma-harvest, ipibilad po yun. Pagkatapos, bilad, saka po dadaan sa rice mill bago po maging bigas. Saludo po tayo sa mga magsasaka na sila pong nagbibigay ng ating ihahain sa ating pagkainan. Sa bahay na ito, makatira sa Tatay Donato. Isa rin po yan sa mga bahay na pinagawa ni Kuya Van Santos Matubang. Tao po! Tao po!
Ikaw po. Tatay Donato. Oops. Bakit hindi kaya sumasagot si Tatay Donato? Ano kaya nangyari? Di kaya dahil malakas ang ulan, masarap matulog? Tignan natin kung anong susunod na mangyayari. Oh, Tatay Donato. Opo. Magandang tanghali po. Opo. Ayun. Ah, kalingap. Ah, dito po. Ayun mga kalingap, sinugod po natin yung ulan para mapuntahan po natin si Tatay Donato po natin. Ayun mga kalingap, kamusta naman po ang ating Tatay Donato? Ay, liyak po naman dyan. Kaya po naman tayo maglamay ako. Lamay. Kaya naman, baka sabihin naman dyan. Hindi mo lang humilip si Nico. Kaya pala natagalan ng tawag si Kalingap Asti dahil puyat na puyat si Tay Donato dahil nagipaglamay nga daw. Magjakit kayo tayo para hindi kayo lamigin. Yan po mga Kalingap, importante po talaga sa mga ganung may edad na magkaroon sila ng mayroon silang jacket dahil mabilis na po silang tamaan ng sakit, lalo na po sa mga matatanda mabilis na po magkaroon sila ng ng pneumonia. Medyo nakakamatay po 'yon. Ayun tay, malakas talaga yung ulan kaso pinilit ko lang talaga na maipaabot sa inyo yung tulong. Opo. Ay, hindi mo nga pag ganun alam mo lang po lang hindi na ko lang kung dilumating kayo, no? Ito tay. May dala ako dito tay na damit. Ito tay, damit. Ay. Para mayroon po kayong pagpalit-palit na damit. Yan. Salamat. Saka dala din po natin mga kalingap yung yung pananghalian ni Tatay Donato po natin. Mga kalingap, mga kalugar. Ang paghahatid po ni Sam Asli ng mga pagkain doon sa mga matatanda. Iyon po ngayon ang parang pinaka-training niya doon sa Kalingap Center. Yun ang binigay na toka ni Kuya Bal sa kanya para mapuntahan niya yung mga senior citizen. At alam niyo ba mga kalugar na araw-araw niyang ginagawa yun para maghatid ng mga pagkain doon sa mga senior citizen. Yun po kasi ang nakapaloob ngayon sa programa ni Kuya Bal Santos na Matubang para pagkain para sa mga senior citizen na wala nang nag-aalaga, mga matatanda na wala na pong nag-aalaga sa kanila, wala nang mga mahal sa buhay. Kaya po kahit po malakas ang ulan, anumang sama ng panahon, hindi siya kayang pigilan dahil sa kanyang hangarin makatulong dun sa mga matatanda na nangailangan ng kanyang tulong. Napakahalaga po ng ginagawa ngayon ni Sam Asti. Thank you very much. Dito ito may saging. Wow, saging mga kalugar, mga kalingap. Isa po sa paborito kong prutas ay saging. Yan po kasi ang pagkain namin doon sa gubat. At isa pa po, gamutin po yan sa pimples. Ha? Huh? Diba? Oh. Saan ka po ba nakakita ng gunggoy na may pimples? Mga kalugar, ang saging po kasi ay napakataas po ng potassium. Maraming dalang sustansya. Kunting trivia lang, pag isang tao po kulang sa potassium, maaari pong ikalumpo mo, mahina po ang tuhod ng mga may kulang sa potassium. Pero alam niyo ba na mayroong mga tao na kulang sa potassium? May mga tao po kasi na kahit kumain sila ng saging, hindi po tumataas ang kanilang potassium. At kailangan po nilang kumonsulta sa doktor para bigyan sila ng tamang gamot para sa potassium.
nakakamatay po ang kulang sa potassium. Mayroong mga kaso na nagkakaroon ng allergy sa buong katawan. At ang pinakamalala po, ano, pagkakulang ka sa potassium, eh, yung nahihirapan huminga, yun po ay nakakamatay. Disclaimer lang po, mga kalugar, ano po, hindi po ako expert tungkol dito. Ito po yung na-research ko lang. Alam niyo pong kulang kayo sa potassium, mag-check up po kayo. Kasi mayroong mga kasong ganun na kain ng saging, hindi po tumataas ang kanilang potassium. Opo, ganun po. Tsaka may pinadala din na lechon manok. Ito mga kalinga po, chicks to go. Yan, pinaflix. May laban ka sa buhay. Ayan. Ito yung may omega 3 na Skyflex. Kape. Talagang magsasawa ka na kayo sa kape talaga. Atas, pang adult. Yan o. Bear brand. Ingat, nagdala po tayo ng ubas. Yan. Shout out po kay Ma'am Rowena Biernas. Yun po ang sponsor ni Tatay Donato. Nasa California po siya. Shout out sa iyo, Ma'am. Maraming salamat. Yung mga kalinga, pandaming blessing ni Tatay Donato. Sana dun yung meron siyang tinapay, meron siyang Skyflex, at mayroong ubas. Mayroon pa siyang chokes to go. Lechon manok po yun. Ito pong lechon manok, eh, siyempre po, protein ang makukuha natin yan. At ito ng mga Skyflex na may omega 3. Alam natin, maganda po yun sa puso. Omega 3. At kape asukal, alam natin na talaga yan po yung paborito ng mga matatanda. Lalo na pagka merienda time o bandang hapon o hindi kaya eh malamig ang panahon. Kailangan po magkape para mainitan ang sitmura natin. Ayun, Tay, ano yung masasabi nyo kay Ma'am Rowena Biernas from California? Ma'am Rowena Biernas from California. Okay. Very happy that I receive your maagang pamasko. Ayun, oh. Thank you very much po. Napa-English story si Tatay Donato eh. Dahil ko muna sa California nga naman si Ma'am Rowena Biernas. Nakapag-English tuloy si... Magaling pala mag-English si Tatay Donato. Maraming... Kalingat, may tumasang po yung ano, panahon. Rowena Biernas. Rowena Biernas, thank you very much po sa inyong maagang pamasko. Ayun po. Ayun, inuubos si Tatay tuloy natin. No. Pero pinilit natin na abutin si Tatay Roger para maipabot po natin yung mga tulong talaga. Mga kalugan, mapapansin po nyo si Tatay Donato. Ang may hika po, tapos may ubo. Yun po yung medyo delikado sa mga matanda. Mula po nung makita siya ni Kuya Bal sa na nakatira doon sa kulungan ng baboy, eh may hika na yun. Ibig sabihin dati pa yung kanyang naroon. Ingat kayo tayo, ingat po kayo dito. Muli po, kung makikita nyo, talagang napakahirap po maging charity vlogger. Sa mga nagbabalak po na maging charity vlogger, pag-isipan nyo pong mabuti. Kung makikita nyo ang ginagawa ngayon ni Sam Asli, maulan, malakas ang ulan, kumikidlat, at maring maging delikado pa sa kanya dahil nga yung mga ganong open area, maring kang tama ng kidlat. Pag tinamaan ka po ng kidlat, eh maring pong ikamatay. Hindi po talaga biro ang maging charity vlogger. Yan po yung umakyat ka ng bundok, tumawid ka ng dagat, at umulat umaraw, eh kailangan mong tumulong. Kailangan mong puntahan yung mga taong nangangailangan ng iyong tulong. Kaya sa mga nagbabalak dyan, pag-isipan po niyong mabuti. Think before you click. Muli po, naikiusap si Rimas Vlog. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe. Okay, like and share po. Maraming salamat. Lagi po niyong tandaan, pagkatapos ng bagyo, bisikat ang araw. Ito po si Rimas Vlog, ang inyong kalugar. Pinilit po talaga nating makapunta dito sa kanya kasi sobrang layo to sa may highway.
Nabili ko na yung mga pinabili ni Ma'am Rowena Biernas. Hindi naman pwede na ipagpaliban ko na lang bukas kasi baka mapanis po yung mga manok. Ayun, Ma'am Rowena Biernas, maraming maraming salamat po talaga.